Hi guys, welcome back to my YouTube channel Mamjenny Tutorials. Here you can see all my videos. Please do subscribe and hit the notification bell for you to be updated with my latest videos. At ngayon, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng meeting sa Google Meet gamit ang ating cellphone. Siyempre, dapat meron kayong app na Google Meet. Ayan, bubuksan niya lang yan and then new meeting. And then, tcharan, may lalagay dyan yung inyong link. I-share mo yan. Depende kung saan mo i-share. Pwede sa Messenger kung may GC kayo ng inyong mga estudyante. Kagaya ko, ayan. May GC kami. So, yung link na yan, isi-send ko lang yan sa kanya. Yun, na-send na. Tapos, hihintayin mo na i-click nila yung mga estudyante. Halimbawa, ayan, clinic ng isang estudyante. Pero ako din yan, yung link. Tapos, pwede siyang mag-unmute muna o kaya patayin niyo muna yung video. Tapos, mag-join siya. Ayan, kapag nag-join na siya, i-confirm yan. I-admit. Ayan, pwede mong mag-unmute ka muna. That's the proper way. Para hindi ka muna marinig ng buong klase kung may nag-feedback man sa likod mo. Para yun sa estudyante. Okay, pero hindi ka dapat mawawala sa video. Ayan. Tapos kay teacher naman, ayan, may mag-appear kay teacher na admit. So, pag in-admit na yan, ayan, makikita na ni teacher kung sino yung mga estudyante dyan sa kanyang meeting. Kasi siya yung host. Ayan. Pagkatapos, pwede rin munang i-mute ni teacher yung sarili niya. Tapos, pag magle-lesson na, start a presentation. Ayan, magpre-present ka. Halimbawa, may prepare ka na slides para sa inyong lesson. Ayan. Start presenting. Sa estudyante naman, ayan ang makikita nyo. Okay? Kapag nag-present si ma'am, ayan yung makikita nyo sa inyong cellphone or laptop or desktop ninyo. Ayan, makikita nyo kung ano yung nasa screen ni ma'am. Yung itsura na yan. Pagpasensyahan nyo na. Ayan. Tapos si ma'am, dapat naka-ready na rin yung presentation nyo. Kasi po, para ready na lahat. Para hindi na ma-scroll yung buong ano ng cellphone nyo. Ayan. Halimbawa, may slide presentation ka. Ayan yung kay ma'am. Kasi cellphone lang naman yung gamit natin. Pwede natin yan na ano. Ayan. I-adjust. Pero yung mga bata, yung gamit nila, kung cellphone din naman, pwede rin sila mag-adjust ng gamit. Pwede nila yan ihiga o itaas. Mag-a-adjust na lang po yan sila. Ayan yung magkita kay ma'am. Ayan, habang nagle-lesson siya. Tapos, sa mga estudyante naman po, ganito naman po yung makikita nila sa screen ng mga estudyante, sa laptop nila, sa desktop, o kaya sa cellphone. Ayan, ayan naman po yung makikita ng mga estudyante sa kanilang screen naman. Ayan yung mukha ni ma'am sa cellphone niya. Tapos, ayan. Ayan na yung slide presentation na dinidiscuss ni ma'am kanina. Pwede mo rin yan i-follow. Ayan, pwede ka rin mag-chat out dyan. Kasi hindi naman yan mabilis si ma'am mag-discuss. O kaya, i-re-request mo kayo, ma'am, na isend sa'yo yan. O kaya, pipicturan mo yan. Pwede, kahit ano, pwede ka rin magsulat. Kasi ma'am naman, lahat gagawin niya para ma-isend niya sa'yo yan. O kaya, para magkaroon ka ng mga additional worksheets. O kaya, supplementary worksheets. Ibibigay yan sa inyo ni ma'am. Kaya, relax lang tayo. Pwede tayong makinig lang habang nagpe-present si ma'am dyan. Makinig, tumingin ng mga picture, tumingin ng videos, tumingin ng presentation niya. Tapos sa supplementary activities, si ma'am na yung bahala niya na mag-send sa inyo. Kung may additional platform kayo na ginagamit kayo, gaya nga ng Messenger. So, ayan. Tapos, balik. Ayan, makikita niya yan dun sa screen niyo. Mag-stop presenting na si ma'am. Pag nag-stop presenting na si ma'am, ibig sabihin, hindi niyo na siya makikita yung screen niya. Ayan, yan naman, pwede naman yan ipipin kung sino yung gusto niyang tawaging magre-recite. Pwede niyang ipipin. Ayan, ipin mo. Ayan, si Ma'am Jenny, pinin niya. Pinin ko siya. O kaya ako naman, kung gusto niyo ako yung makikita sa screen niyo, ipipin ni teacher yung sarili niya. Ayan, pag recitation, pwede yan ipin and pin. Pwede rin mag-chat. Ayan.
Hello, naririnig niyo ba ako? Mahina yung signal. Mag-mute kayo para marinig ko. O mag-mute si ganito, mag-mute si ganyan. Magma-mention ng name si teacher. Ayan, may nag-chat. Pasensya na. Tapos, balik tayo naman kay teacher. Ayan, pagtapos sa lahat, pwede nung ano, nag-wrap up ng activity, pwede nang tapusin, mag-goodbye na si teacher. So, papatayin na ni teacher yung mic niya, tsaka yung video niya. And then, that's it. Nakakandak na kayo ng isang buong lesson. Sana po may natutunan kayo. Please subscribe niyo naman po yung YouTube channel ni Ma'am Jen. Thank you very much, guys, and God bless you. Thanks for watching. Please like and comment if you like my videos. And don't forget to subscribe.